Kaya ang latest spoiler ng Jujutsu Kaisen ay sa wakas na ilabas habang tayo ay may pupokus sa laban ni Sukuna at Yorozu, kung saan ang mga bagay ay nagiging napaka-interesante sa simula ng chapter na ito, dahil noong nakita natin sina Yorozu at Sukuna na nagtagpo sa isang stadium kung saan sila ay halos magpalitan ng suntok, at bago pa man sila magsuntukan sa isa't isa, makikita natin si Yorozu na sinusubukang gumawa ng isang kasunduan. Kung magagawa niyang matalo si Sukuna habang si Sukuna ay sinasabing ito ay walang kasiguruhan, pero sinabing sabihin mo sa akin kung ano ang iyong gusto kung ikaw ay mananalo, at doon sinabi ni Yorozu na kung siya ay mananalo sila ay magpapakasal. Pagkatapos sinabi ni Sukuna ang bagay na marahil kanyang pagsisihan na sinabing gawin mo kung ano ang iyong gusto, at sa sandaling ito makikita natin si Yorozu na nagiging fangirl dahil malinaw na may pagtingin si Yorozu kay Sukuna, at makikita natin na si Sukuna ay naiirita at nawiwerduhan lalong-lalo na nagusto ni Yorozu na ipagluluto sila ni Uraume ng kanilang paboritong pagkain. At sa sandaling ito nagsimula nilang atakihin ang isa't isa at nagsimulang gamitin ni Sukuna ang mga Divine Dogs para atakihin si Yorozu, kaya sa sandaling ito ang laban ay nagpatuloy at makikita natin na si Yorozu ay nakatakas mula sa teknik na ginagamit ni Sukuna, dahil sa kabuuan nitong laban, ginagamit lamang ni Sukuna ang curse technique ni Megumi. At sa mga oras na ito, iniwasan lamang ni Yorozu ang mga atake ni Sukuna at ginamit ang kanyang curse technique, at noong napansin niyang ginagamit lamang ni Sukuna ang technique ni Megumi, tumigil si Yorozu sa pag-atake at tinanong si Sukuna kung bakit ginagamit lamang niya ang technique ng kanyang vessel at hindi ang kanyang shrine curse technique. Sa sandaling ito, sinagot ni Sukuna ang katanungang ito at sinabing hindi niya gagamitin ang kanyang sariling curse technique dahil para makumpleto ang paglubog ng kaluluwa ni Megumi, gusto niyang isipin at tingnan ni Megumi na pinatay niya mismo ang kanyang sariling kapatid. Kaya dahil dito, si Yorozu ay nairita dahil si Roy Ozo ay naghahagis ng alboroto kay Sukuna, dahil gusto niyang gamitin ni Sukuna ang kanyang sariling curse technique, pero sa sandaling ito makikita natin na si Roy Ozo ay nagawang magamit ang kanyang sariling curse technique at makikita natin siyang nagbalot anyo nitong parang isang malaking kulisap, at ang chapter ay natapos na makikita natin si Yorozu na nagbalot anyo sa bago nitong anyo na mayroong armor at ito ay parang dalubhasa sa isang biological factor, at si Sukuna ay nagsimulang e-summon si Mahoraga para ma-counter itong atake. Kaya ito ang mangyayari sa darating na chapter ng Jujutsu Kaisen, pero ating ibuod kung ano ang nangyayari sa leaks na ito, kaya ang laban sa pagitan ni Yorozu at Sukuna ay nagsimula, kung si Yorozu ay mananalo magagawa niyang pakasalan si Sukuna, pero kung si Sukuna ang mananalo at ginamit ang curse technique ni Megumi sa kabuuan nitong laban, magagawa niyang ilubog ang kaluluwa ni Megumi sa kadiliman at magagawa niyang makontrol palalo ang katawan ni Megumi. Pagkatapos makikita natin na hindi gustong gamitin ni Sukuna ang kanyang sariling curse technique at ginamit niya si Mahoraga para ma-counter ang technique ni Yorozu, dahil siya ay naging isang malaking kulisap, kaya dito natin tatapusin ang video na ito, at maraming salamat sa panunood.